Ilang celebrities at kilalang personalidad rin ang nag-crossover mula sa mundo ng showbiz at vlogging papunta sa mundo ng politika. Sino-sino nga ba ang naghain ng kanilang kandidatura sa unang araw ng COC filing? Alamin natin sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Lane! Yes, Barbie! Time out muna ang ilang kilalang personalidad sa kanilang mga proyekto ngayong araw. Mapa celebrities o vlogger present sa unang araw ng COC filing sa bansa para sa 2025 midterm elections. Naging maingay ang paghahain ng kandidatura ng sikat na skincare vlogger na si Rosmar Tan Pamulaklakin na tumatakbo sa pagkakonsihal sa unang distrito ng Maynila. Ayon kay Rosmar, mas marami raw ang kanyang matutulungan kapag nakaposisyon. Wala naman po talaga ako kasing balak. Nagkataon lang po na ngayon nakumbinsi po nila ako dahil sabi po mas marami daw po ako matutulungan kapag po nakaposisyon. So yun lang po talaga yung bagay na nagpa-oo sa akin. Ilan pa sa mga kilalang celebrity at baguhan na sasabak sa politika na tumatakbo sa pagkakonsihal ay sina Enzo Pineda kasama ang girlfriend na si Michelle Vito para konsihal sa 5th distrito ng QC. Matagal na po akong active sa mga different non-profit organizations and nakita ko po talaga na hopefully I can make a difference po dito po sa District 5, Quezon City. 4th District Representative ng Camarines Sur naman ang tatakbuhin ni Marco Gumabaw, habang konsihal sa Concepcion Tarlac ang target sa pagsumite ng COC ng asawa ni It Showtime host Vice Ganda na si Ayon Perez. Pagka-alkalde naman sa bayan ng Bay Laguna ang pagsumite ng COC ng veteranong aktor na si Emilio Garcia na sinamahan pa at sinuportahan ng co-star nitong si Senator Robin Padilla. Habang kumpirmado naman ang muling pagtakbo ng aktor na si Arjo Ataide bilang kongresista sa Quezon City 1st District. Naghain rin ang incumbent 5th District Councilor na si Alfred Vargas. Samantala, ilang mamamayan rin ang nakatawag ng pansin sa madla tulad ni na Phil De Los Reyes na isang security guard at Alexander Encarnacion na isa namang electrician carpenter na parehong tumatakbo sa pagkasenador. Ang tunay at tapat na totoo na magserbisyo sa bayan ay ang kapwa ko katulad ko na medyo hika po sa buhay. Hanin po natin yung yaman o yung mga mayayaman na tumatakbo at sila lang ang nauupo. At pag nakaupo na, walang pipi at bingi na. So ako po ay magserbisyo at magkaroon ng tunay na malasakit sa kapwa. Hindi lang lahat ng kilalang personalidad ang may karapatang tumakbo at mahalal, kundi lahat tayo. Basta't natural-born Filipino at may kakayahang manindigan at ipaglaban ang karapatan ng bayan. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaaring itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ay mula sa isang philanthropist na si John Rockefeller. Ayon sa kanya, ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Kada oportunidad may kasamang obligasyon at may kaakibat na tungkulin ang bawat pagmamay-ari.